Okay. Ito na. Linisin natin mo na tutulog na crabs galing sa freezer. Yan, tulog na sila. Ay, gumagalaw pa rin pero mahina na sila dahil nga malamig. Ingat pa rin. Ayan. Tubig. Linisin natin yung mga putik-putik nila sa katawan para talagang malinis. Ayan, pati ang tubig, kita nyo, ibang kulay. Mahina na siya, oh. Gumagalaw pa. Hindi tayo mahihirapan. So, the best thing, biyakin natin sila sa gitna. Tulog na yan at inaantok na yan. Na-freezer. Yan, oh. Ganyan ang tamang paglilinis dito niyan. At mas madali. Linisin pa natin yan dahil meron pang mga ayan o, mga putik-putik. Yan ang pinakamabagay sa paglilinis nito. Maganda at nakataba. Maganda ang aligi o. Hindi lang sa makakakilos dahil frozen eh. O yan, makikita nyo yan, yan dumi na yan, maalis natin yan. Pakikita ko sa inyo. Yung mga dumi na yan, ayan, yung mga brown na yan. Maalis natin yan kasi burak yan, yung putik. Galing sa pinanggalingan nila. Kaya, o, oh, yan, o. Oh, nakita nyo yan? Pinapakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh, buksan natin ilaw para mas maliwanag. Ayan, mas maganda makikita nyo pagka nililinis ko yung gilid-gilid. Yan, puputi kasi ano yan eh, putik. Yung mga dumi nila sa katawan, kahit pa paano, tanggalin natin. Ito eh, walang sabon. Tubig lang. Oops. Yan. Nakita ho niya yung kulay brown na yan. Ayan. Kita niyo yan, oh. Subukan nating tanggalin ang dumi. Ayan, kita niyo pumuputi. Nakikita naman niyo kung paano yung malinis. Kasi ganun, yung maiwasan natin yung konting... Yan, oh, ang pagpreprepara dito. Mga natutunan ko sa mga ibang kusinero. Mga lutong bahay. Hindi ho, eh, hindi basta-basta. Ito na ho. Malumpa, buhay. Sulitan po natin yung paglilinis. Yan po. Hindi nakita niyo yung dumi na yun. Tanggalin natin itong sipit. Tigas. Kaya ayan o, yung mga kumbaga dumi-dumi sa katawan, maalis pa yan. Para maganda ang pagkakaluto. Maayos ang pagkakaprepara. Okay, it's cooking time. Simulan natin ang pagluluto. Good luck to all of us. Ito po mga kaibigan. Ayan. Pagluluto po tayo ng konting mantika. Ang iluluto po natin ngayon ay ginataang crabs, yung alimango o blue crabs. Unahin po natin yung mga rekado natin. Nandito na yung bawang, luya, sibuyas, pepper, aso, ang tawag doon, asin, tsaka yung patiso, pampalasa kasi sipo ng luluto natin eh. Simulan natin sa
sibuyas at bawang. I-brown lang natin. Yan o. Iligasin natin ang gusto para yung amoy at lasa ng bawang tumama doon sa sa langis. Yan o ang ano yan. Lutong Pinoy. Kumbaga basic cooking ng Pilipino. Alright. Susunod natin ang sibuyas. Since nagbabrown na yung bawang, susunod natin ang sibuyas. Yan. Yung bawang ho, mga apat na butil, at yung sibuyas, isang buong bilog. Yung ginagawa ko pong isang buo na, gawa kasi na mas matamis yung ano eh, yung sibuyas. Yan, nakikita nyo na yan. Hintayin lang natin siya mag-caramelize o yung magtudig o maglangis. Susunod ho natin na ganyan yung ano. Ito ang luya. Sinapuho siya ng gilyan o yung paba para mas madaling makita. Woo! Ang galing. Binilipad. Mayayari ho yan. Gisa lang po natin sila. Yan. Para magsabay-sabay yung lasa niya, amoy. Ma-steam siya ng konti. Pagkatapos po niyan, susunod kagad natin yung kalabasa. Kasi yung kalabasa, medyo yung nabili kong kalabasa, yung tinatawag nilang butter squash. Ano ba yan? Yung butter squash na kalabasa. Kalabasa. Ayan o, medyo sumama na yung sitaw. Ayan po, yung mga ilalagay natin gulay. Unahin natin ang kalabasa para lumambot. Lagyan ho natin ng konting tubig para mag-steam, madali siyang maluto at takpan natin. Ating tasa lang ho yun. Tasa ganun, steam lang natin yung gulay, lumambot ng maayos. Hintayin lang ho natin. Lumambot. Nalagyan ko din po siya ng sili. Pampatanggal ng langsa ng alimango. Maganda po ang kulo niya. Malakas. Maganda po yun. Yan o. Isa sa pinakamasarap na pagkain yan. Ang Pilipino kadalasan. Ginatang alimango. Ginatang hipon. Sana nga kung meron pang scallops o ano yung tulyan, tawag doon, yung muscle, yung pahong. Isa ho, sarap isama yan dyan. Kumbaga, halo-halo ang seafood. Yan. Pampulutan, pangulam. Higit sa lahat. Pambaon. Yan. Ganda ng kulay. Yan, sa ganong ganyan, pwede na ho natin ilagay itong alimango para pumasok na ho ang flavor. Kaya ho natin ilagay yung kalabasa. Medyo may katagalan ho maluto yung kalabasa eh. Kaya pinalalambot natin. Tigil lang. Sa ganaan pong ganyan, ilagay na natin ang patis. Kasi patis, tamang-tama. Fish sauce ang tawag nila dyan. Lagyan din ang asin para tama yung alat.
pansin po, mga isang kutsarita lang. Ganun na rin yung ano, yung paminta, sasama na natin. Yan ho, ang luya ho, maganda kong pantanggal ng lansa ng seafood yan. Sarado na ho natin para matuluya na. Tingnan natin kung anong nangyari. Ganda. Half cook na ho yan. Yung kalabasa, medyo malambot na. At medyo patuyo na rin ang sarsa. Ilalagay na din natin itong sitaw. Medyo may katagalan ho ang sitaw. Isa rin sa matigas ang sitaw bago maluto. Lagyan natin uli ng konting tubig. Ayan. Hayaan lang ho natin silang kumulo para malantay yung sitaw. Sinama lang natin yan sa ibabaw. Mamaya natin makikita ang tunay na kulay niyan. Ayan na ho. Subukin na natin ang sitaw. Ayan. Tama-tama ang itsura niya. Nasa halfway cook na rin ho siya. So ang timing ho ng paglalagay ng talong, madali din namang maluto ito eh. Kaya ilalagay na agad natin sa ibabaw lang. Tamang-tama ang mga flavor ng kalimango. Kasama na ho natin itong red pepper. Ito ho ay option lang para gumanda lang ang kulay ng ating niluluto. At matamis ho yan. Kaya masarap ng yan, ikot lang ho natin yan. Yan. Ayan lang ho natin kumulo ng kumulo. Magdagdag ulit tayo ng tubig. Huwag ho kayo matatakot maglagay ng tubig kung maging matabang man. May kaya po ang paminta tsaka asin ay nasa table ho. I-adjust nyo ho yan sa panlasa. Yan ho ang katwiran yan. Kaya po kayo may asin parati sa table at sa ano. At paminta. Hintayin lang po natin lumambot yung talong. Ilalagay na natin yung gata o yung coconut milk. Nilagay na ho natin yung talong. Nilagay na natin yung ibang sangkap, talong, sitaw, kalabasa. Lalagay ho natin yung unang gata. Masasabi nila, pero ang gata dito nabibili lang namin. Gawa kasi wala kami nabibiling presko, kaya sa lata na lang namin kinukuha. Nabibili ho dito yan. Hayaan lang ho natin kumulo. Katulad na sabi sa inyo, huwag kayo matatakot na maging matabang ang niluto nyo. Kaya tayo meron tayong salt and pepper sa table. Yun ho ang nag-a-adjust ng ating panlasa. Tingnan natin uli. Yan, ganda ng kulo. Tama-tama. Haluin ho natin ng konti. Gawain din natin masyadong hinahalo nang hindi madurog yung mga gulay. Yan. Yan, maganda kulay niya. Oh. Maganda ang pagkatunaw nung ang kalabasa. Hindi durog, pero malambot. Tama-tama lang yung tigas ng sitaw at half cook na rin ang ano, ang talong. Konting-konti na lang ho yan, matatapos na. Lagay natin sa isang magandang lalagyan. At pakita ko sa inyo kung paano presentation meron tayo. Ito lang ang gamit. Yan. Tatakpan ho uli natin para makita natin yung pagkakakulo niya at maluto ng gusto yung mga gulay. Ayan. Uy, ang ganda. Tama-tama yung kulo niya at yung kulay ng talong. Maayos na maayos. Ilalagay huli natin isang latang gata. Yan ho ang finishing touch niyan mamaya. Ayan. Kulo lang natin ng maayos at yung talong tama-tama lang maluto kasi yung flavor ng crabs umano na eh, lumasa na dun. Hintayin lang natin siyang kumulo mamayang konti, lalagyan natin ng pampalapot para nakakapit sa ano yung sarsa, yung mga gulay, sa gulay yung sarsa tsaka yung maganda yung pagkakalapot niya.
tingnan ulit natin. Uy, ang ganda, ang ganda. Tama ho yung pagkakasabaw. So, medyo malabnaw. Para ho lumapot ng konti, lalagyan natin siya ng tinunaw na arena sa tubig. Pinagsama natin. Kailangan haluin natin yung para wag maging bukol-bukol o maging lumpy. Ayan ho. Hintayin lang natin siyang kumulo. Lalapot ho iyan. Ayan. Kasi kung cornstarch ang ilalagay natin, medyo manipis. Pero maganda rin pong pang ano yun, pang lapot. Pero kadalasan ginagamit ko, kung hindi butter na may harina, tutunawin natin yun dun. Ang tawagin lang yun, roux. Ito, harina na tubig na lang. Mas maano, magano'n din ang dating. Ikulo lang natin na ikulo. Dahil lalapot siya mag-isa dahil dun sa arinang nilagay natin. Siguruhin nyo lang kung haluin mabuti yung harina na may, o tubig na may harina para kung hindi magbukul-bukul yung niluluto sa sarsa. Ngayon, nakikita nyo yung pagkadilaw ng sarsa dahil dun sa kalabasang natunaw. Mga 5 minuto na lang ho yan eh. Ayos na yan. Balikan natin pagkain talagang hahanguin. Ayan, mga kusina, luto na. Yum, yum. Maganda pa yung lapot ng sarsa. Mm. Medyo mahangin dito at malamig. Ayun, nadurog na yung kalabasa. Magandang maganda. Ang sarap ng sabaw nito. Masarap din lagyan ng hipon. Tsaka, katulad ng sinabi ko kanina, lalagyan din natin ng mussel o yung tahong para mag-flavor talaga yung seafood niya. Okay. Maya-maya, hanguin na natin yan. Pwede nang hanguin yan. Medyo pinalalapot ko pa ng konti. Ayan, hanguin na natin. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lalagyan na natin sa kastrola. Presentation. Lalagyan natin mamaya sa plato yan. Kung paano talaga ang magandang presentation with rice. Ayan, tapos na. Mga kakusina, maganda ang sarsa, maganda ang gulay, maganda ang pagkadurog ng kalabasa. Nakikita mo na, bango. Ganyan lang mga kakusina. Matututuhan lahat yan. Ito yung mga talong. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano natin ipiplating ito. Yung finished product, pero as of now, lalagay natin siya sa isang lalagyan tulad nito. Ang sarap ng sabaw, magandang maganda ang pagkaka. Ayan. Ayan mga kakusina. Sarap. Kung inakala nyong matabang at iniisip nyong huwag ko kayong matakot, uulitin ko sa inyo. Kaya po tayo merong salt and pepper sa table para may adjust natin ating lasa. O sige ho. Sana nagustuhan nyo itong episode ko ngayon. Thank you for watching. Yan, nandito na tayo sa pagpe-plating para sa presentation yung niluto natin kanina. Yan, pakikita ko sa inyo yung pagpe-plating. Ayan po, no? Kunin natin yung mga makulay. Huwag ko kayong mahiya at huwag kayong matatakot. Ganyan lang ho talaga yan. Kaya pakikita natin masarap ang pagkain natin. Kaya lang, ipakikita natin din na pwede din natin silang gayakan ng sarili nilang kulay. Yan. Yan naman ang gusto ng mga taong mabango. Kukuti natin yung kalahati. Oops. Ganyan lang ho yan. Lalagyan lang natin ng konting kularete. Ito, maingay ang ibon. Huwag nagsasabing masarap. Maingay ang uwak. Ayan ho, raven yung nadidinig nyo sa background. Ayan. Lalagay po natin siya sa paligid. Ayan.
Lagyan natin siya ng mga kulay. Huwag kayong matatakot. At ayan. Meaning to say, huwag kayong matakot magdisenyo ng pagkain. Ayan. Maganda tignan. Pakikita ko sa inyo yan mamaya. Ayan ho. Lagyan natin yung sabaw sa gilid. Sabawan natin. Ayan, makulay na makulay ang itsura nila. Andito din sa kabila. Ilalagay din natin ang mga kailangan nila. Ayan. Huwag na natin kunin yung nalaglag. Madami pa naman tayong gulay sa loob. Wala na yan tayong gulay sa ilalim eh. Ayan. Medyo naging madungis ng konti pero ayos natin yan. Ayan mga kakusina. Ilitaw natin yung kulay eh. Ayan. Hindi pa, parang nasa restaurant ka na rin kumain. Hindi ba? Lalagyan natin ito ngayon ng sarsa sa ibabaw. Ayan. Ayan na po ang finished product natin. Blue crab veggies with coconut milk sa Tagalog sa atin. Inataang alimango. Ayan po ang finished product natin. Oh. Napakasarap kainin. Paki-subscribe na lang po or i-push yung button sa baba at sumunod kayo sa aking mga iba pang episode. Thank you.